number 4. Wetland number 4. So yung wetland na nasa sentro ng Boracay Island. So makikita nyo, nandito siya sa commercial area, fronting the mall. Lahat ng nakapunta sa Boracay, alam ang the mall. Ito yung pinaka-commercial center dito. Ah, yung the mall ito. So under rehabilitation pa siya. Pero gaya nung sa Wetland 6, dati rin to, punong-puno rin to ng mga building sa paligid. At madumi rin tong tubig. So ngayon, gagawa dito ng parang linear park. Linear park. Tawag ng promenade. Ito yung picture. Promenade. Sunod. Linear park. Okay, ito na. Basahin na natin. Yan ang itsura niya dati. Kita nyo, may mga buildings na pala. Ang mabaho pala naman. Diba? So, natanggal na yan. Ito ang magiging itsura niya sa dulo. Wow! Maayong kaligasan ito. So, yun. So, kaya lang, sunod magpapalaki tayo ng billboard. Nasira kasi. Number 4, Burak. Typhoon Ursula, 2019. Maganda yan dati. Lumiit na lang siya ngayon. Renovate. Yun. Hopefully, matapos ito by the first week of 2022. Itong ginagawa ng DPWH. Itong magawa. Yung kalsada, lumipat na. Ewan ko kung napansin nyo, mula kag Banford, di ba? Maganda na yung kalsada na dinaanan ninyo. Dati-rati ito, walang sidewalk. Boracay, walang sidewalk na ganyan. Tapos, maliit, napakapikit ng kalsada. So, sa rehabilitation, pinahidan natin yan. Ibon 12 meters, tapos nag-provide ng sidewalk. Kaya may dadaanan na yung mga tao. Dati, pagka yung turista bumaba sa Kagban, inaabot siya ng isang kalahating oras para makarating sa resort niya. So ngayon, wala na. Kita nyo, maluwag na. Ewan ko lang kung darami na naman ng turista o sumikit. But anyway, malaki ng pagbabago sa road widening. So, itutuloy-tuloy itong road widening na yan hanggang doon, Tapuca Beach. Mocha Beach. So, sa ngayon, ang inabot natin hanggang City Mall. Pero next year hanggang Puka Beach na yun. Mabubuo na yung circumferential road. So mas mapapabilis po yung access papunta doon sa Puka Beach. Kasi sabi po nila yun po yung pinakamaganda daw dito. Pupuntahan natin yun. Ayun! Pwede kayong maligo din mamaya. Yes! So yun last destination natin. Last destination. Puka Beach. Ayun. So tawag nila dyan mga engineer. Yan yung pinaka-base nung ilalagay na parang promenade. Promenade yan ha. Pwede. Malalim po ba yan dyan? Hindi ko alam kung ano ang depth nito eh. Pero maraming debris na dahil maraming pandumi sa ibaba. Kakaroon din ang walkway dito. Maganda nga nyo. Ito. Sinaragap namin ngayon. Nakaraan. Nakaraan. Kasi nakasara. Pero ito park yan. Linear park. So tawag namin dito Balabag Wetland Park. Balabag Wetland. Ang estimate time nung completion na itong Balabag Wetland Park? By the first week, end of first quarter, sa mga March, April yan. Just in time sa pagdagsa ng, hopefully ah, mga turista, summer sinasubok. Maganda, may aabangan yung mga kaparating ng mga turista rito. Balabag Wetland Park. Marapit sa Dimon to, maaaral. Yung mga drainage, nakita niyo yung mga pipes kanina, yung malalaki. So yung mga lumang pipes, pinalitan namin ng ganun. Ang tawag namin doon, HDPE pipes. Na hindi ka basta-basta makakabutas for illegal connection. Kasi minsan yung kanilang sewer, yung galing sa madumi, kanilang toilet, septic tank, dinadaan nila sa drainage. Hindi dudumi yung lumalabas na tubig sa dagat. So ngayon, wala nang illegal connections. Pinalitan namin lahat yung pipe. Okay. Tubig ulan na lang dapat talaga ang dadaan doon. Okay. Okay po. Wala po. Maraming salamat po. Ang tunay na pagbabago dito sa Boracay Island. Para sa kalikasan. Yes, para sa kalikasan. Yes. Sir, ano kaya yung Boracay in 10 years po? Paano nyo po i-explain po yung itsura nyo? Uy, sana no, makamit natin yung dream natin na isang maganda, mapayapang Boracay, ano? Yes. So, kailangan natin yung sama-sama, tulong-tulong. Ha?
dito ngayon, guided na tayo na itong unang 2021 na project ng government. Sana i-sustain nila, tuloy-tuloy na. Ano? So, kailangan sa mulit-muli, pagmamahal sa malasakit at puso ang kailangan para makamit natin na after 10 years makita natin kung ano talaga ang minibitin natin na examen. Masaya, malinis, na Boracay para sa lahat. Sir, i-klaro lang natin sa mga, siyempre, pag pinapaganda yung Boracay, siyempre, asahan nyo na may kontra. Yes. Sinasabi kasi nila, kaya pinapaganda yung Boracay dahil magtatayo ng kasino. Ano pong reaction nyo, sir? Ayan, so mga Kasami TV at mga kababayan, ito po yung pinakalas po na number 4 Boracay wetland na i-rehabilitation din po, no? Ayan, tayo ang kalikasan. Ito po yung phase 1 niya dati. Ayan, phase 1, phase 2, at phase 3. Ang itsura niya dati, itong phase 1, nakikita natin, puro building siya, no? Ni-rehabilitate siya, nakikita niyo yung mga sa gilid niya. Ito na po siya ngayon. Ayan. Then ito po, rehabilitation pa rin at gagawin po siyang para park. Ito magiging itsura niya, kababayan. Ayan. Itong phase 3. Ito magiging itsura niya. Nakikita niyo po yung nakalagay po dito na Boracay. Ayan. So nasimulan na rin po yung ano, no, yung pag-rehabilitate dito, no. Ayan, nalagyan na rin po siya ng parang planter box po siya, no, itong nalagay sa may gitna. Ayan, dati po talagang basurahan din daw ito na talagang ginamitan. Ayun, ayun po kay Madam kanina, yung mga drainage po dito, papalitan na rin po siya ng HDB pipe para hindi na makapuslit ang mga sinumang magpapasok ng ano, ng mga illegal na imburnal. Ganun kasi ginagawa po ng mga kapitalistista. Ayan. So, ito yung pinaka, ang pinaka last na destination po natin, kababayan, no, ang ang last destination po natin ang Puka Beach. Kung may wetland, may Puka Beach tayo. Ayan, kasama natin lahat po ng co-vloggers po natin ng EANR. Ayan, lahat nandito na. Bali 16 lang kami nakadalo ngayon, pero 22 kami lahat, no. Ayan, ito po ang phase 4, no? Ay, number 4 ng wetland. Ayan, ito ang pinaka mall nila dito. Ano da? We still domestic. We still not international, okay? We just stay there. If the pandemic will go low, you're welcome. Yan po, ito last na po, last destination natin, Puka Beach po tayo. Yan, di ba, napakaganda to. Ito yung number 4 Boracay wetland. Vincent, paano may accent? Wala si Vincent na sa kapila. Wala si Vincent yung may accent pag nag-i-English. Akala mo, Benton po nag-i-English. Ito, pwede naman po yan kung asawa Pinoy. Nakakaduling na video niya. Kaya pasensya na po kasi, wala tayong gimbal na lang. Ano daw? Pwede daw kung asawa Pinoy. Hindi ko alam, baka yan. Kung yung asawa mo, foreigner.